sa akin, Sarah, dahil patawarin ako ng Diyos, baka kung anong magawa ko sa'yo. Hindi ko kailangan ng paghihingi mo ng tawad at mas lalong hindi ko kailangan ng pakikiramay mo dahil hindi na mapapalit niya ng buhay ng kapatid ko! Tama na ho! Alam ho namin na nasasaktan kayo, alam ho namin yung pakiramdam na wala na mahal sa buhay. Pero hindi naman ho ginusto ni Sarah yun eh. At kahit kailan hindi niya ho gugustuhin yun. Kung may dapat man ho kayong taong pagbayarin, hindi ho si Sarah yun. Si Alex. Alam mo, Kara, sumpa ang kahit sino mang mapalapit sa pamilya ninyo. Hindi dapat nangyari sa amin ito ng kapatid ko. Wala kaming ginawa kundi tulungan ang Sarah na yan! Hanggat hindi nawawala sa landas yung Sarah na yun, hindi ko magagawa ang kailangan kong gawin kina Kara. Hindi ko sila masasaktan. Hanggat hindi ko sila nabubuwag, hindi ko sila matatalo. Kaya kailangan talaga mawala sa landas natin yung Sarah na yan. Ngayon, alam ko kung sino kailangan natin gamitin. Laban sa kanya. Hi. Bakit po, sir? Gusto ko makausap yung may-ari ng hotel, si Opelia Manaloto. Ah, si Mrs. Manaloto po. Hindi pa po siya dumarating. Pero dito po siya nakatira. Kung pwede po kayong magantay, susubukan ko po siyang tawagan. Okay, sige. Salamat. Ah, ayan na po siya. Ma'am? Ako na. Mrs. Manaloto. Yes? SPO and Arellano po from CIDG. May ilang katanungan lang. CIDG? Bakit? May problema ba? May nakuha po kasi kaming impormasyon na bisita daw niyo po sa hotel na to yung babaeng to. Eh, wanted po siya sa batas. Alexandra Acosta po ang pangalan niya at maaaring gumagamit po siya ng ibang alias ngayon. Kilala niyo po ba siya? May Miss Acosta ba tayong guest? Sorry ma'am, pero wala po eh. I'm sorry, pero hindi ko kilala ang babaeng yan. And I assure you na hindi ko siya guest dito sa hotel ko. Kilala ko lahat ng mga guests ko dito at hindi siya kasama doon. Maaaring bumisita lamang siya at kumain sa coffee shop namin. Saan ang galing ang impormasyon niyo? Ma'am, pasensya na kayo pero classified po yan. I understand. At tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Salamat po, ma'am. Ito nga po pala yung calling card ko. Tsaka ma'am, baka pwede magtanong-tanong ako sa iban yung tauhan. Of course, anything to help. Salamat po. Nakausap ko na siya. Ginawa ko na ang inuutos niyo. Mother, umuwi na tayo. Madaling araw na po. Magpahinga muna tayo. Sige na muna na kayo. Sulot na ako. Sige po, Mother. Salamat po. Cynthia. Ikaw? Ano ginagawa mo dito? Nandito ako para makiramay sa'yo, Cynthia. Saka kumukuha ng lakas ng loob. Ikaw ang may kasalanan kung bakit namatay ang kapatid ko. At magbabayad ka. Sarah? Edward? Ang ginagawa mo dito? Di ba dapat nasa Japan ka? Umuwi ako nung nalaman ko yung nangyari. Para makapagpaalam kay Banzo. Alam ko, kailangan mo ng kaibigan ngayon. Bakit? Anong gagawin mo? Magsusumbong ka sa mga pulis? Pero Cynthia, hindi ako may kasalanan kung bakit namatay ang kapatid mo. Ang pagmamahal niya kay Sarah ang pumatay sa kanya. Yun ba talaga ang gusto mong mangyari, Cynthia? Ang makulong ako? Habang si Sarah malaya, mabubuhay siya ng masaya.
Kakalimutan ang lahat ng nangyari. Parang walang nangyari. Wala akong kasalanan sa nangyari. Alam mo kung bakit nandyan yung kapatid mo ngayon? Nandyan siya sa sitwasyon na yan. Nang dahil kay Sarah. Hindi naman talaga siya dapat nadamay kung hindi siya sinama ni Sarah. At alam kong alam mo yun. Buti ba bumalik ka na doon? May isang buhay na nawalan dahil sa akin. Pama ka na rin ng dahil sa akin, di ba? Tama naman yung sinabi ni Mother. Mamalasan na kayo ng dahil sa akin. Kaya lumayo ka na ba? Maaga pa. Sana hindi. Wala kang kasalanan sa mga nangyari. Huwag mo isipin yan. Sarah, andito ko. Lalo na sa pagkakataong to. Alam ko, minahal mo si Banzo. Sarah, sapat na sa akin na maging kaibigan mo lang. At ngayon, bumalik na si Alex. Pinapangako ko sa'yo, hindi kita iiwan. Gaya ng ginawa ko sa'yo noon nung kailangan mo ko. Sarah, hindi kita iiwan. Alam mong tama ako, di ba? Isipin mo, pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para kay Sarah, yan ang ibabalik niya sa'yo? Ang kunin ng buhay ng pinakamamahal mong kapatid. Dahil ganyan siya, ganyan si Sarah. Kukuha siya nung kukuha sa'yo. Hanggang sa wala ka nang maibigay. At hanggang sa huli. Kukunin pa rin niya ang lahat ng natitira sa'yo. Bakit sinasabi mo sa akin ito lahat? Dahil bibigyan kita ng pagkakataon, Cynthia. Magtulungan tayo. Gaganti tayo kay Sarah. Pagbabayarin natin siya. Yun ay... kung payag ka na maging magkakampi tayo. Isa nga ako, diba? Oh, siyempre, nasanay na ako na ang tagal mo nag-stay dito. Tapos ngayon, sige, okay na lang din yun. Kasi alam ko na sa pagkakataong ito, aalis ka para sa ikabubuti mo. Pag maalala mo ako, ayan, nakapakapin mo lang para naman na ako kasama. Huwag mo nalang lalaban kasi nandiyan lahat ng amoy ko, ha? Wakas na pag-ibig. Sabi ko naman sa'yo dati, pwede ba mahal kita, Sarah? Pero hindi natutuluan ng puso. Last day ko na dito. Alis ako, Sarah. Punta na ako Dubai. Sarah, mahal kita. Tatanggahan mo yan, ang ginagawa mo dito. Alam niyo naman ho na mahal na mahal ko kayo, di ba? Alam ko ho na ako ho yung sinisisi niyo sa nangyayari. Tanggap ko ho yun. Di ho ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang kapatawaran ninyo. Hanggat hindi ko nakukuha ang hustisya para kay Banjo.
naman yung gagawin ko mula. Ano pa bang magagawa mo, Sara? Ano pa? Sa pagkamatay ni Banjo, namatay na rin lahat ng pagmamahal ko para sa'yo. Pero kung gusto mong maghigante kay Alex, gawin mo. At kung sakaling yun ang ikamatay mo, baka mapatawad kita. Pero walang luhang tutulong mula sa'kin. Umalis ka na. Nanggaling na ako doon sa hotel na sinasabi mo, Sara. At nakausap ko na rin ng mga tao doon. Pero ni isa, walang nakakakilala kay Alex doon. Nakita ko mismo siya doon. Hanggang ngayon, inaalam ko pa rin kung ano ang connection ni Alex sa hotel na yan. Papahalam muna po ako. Sige, sir. Samahan ko na po kayo. Pakatuso talaga ng Alex na yan. Diyos ko! Kailan ba matatapos ang kasamaan ng impactang yan? Akala nga ho natin nung namatay si Julio, mawawala na kapangyarihan si Alex, pero hindi ko maintindihan bakit ho ganun. Parang habang tumatagal, mas lalo siyang lumalakas. Dahil galit siya. Dahil tayo pa rin ang sinisisi niya sa pagkawala ni Julio. At alam ko hindi yung titigil hanggang hindi siya nakakaganti sa atin. Natatakot lang ako kung saan hahantungan ng galit niya ngayon. Mari Josep, ilang buhay pa ba ang kailangan magsakripisyo para tumigil lang siya? Ginagawa ang mga pulis sa makakaya nila. Seb, hindi lang dapat makulong yung Alex na yan. At dapat sa babae yan mamatay. Pagdasal lang talaga niya na wala akong pagkakatag, at tatapusin yung kasama niya. Magbabayari ko talaga yung Alex na yan. Anak. Hello? Hello, Kara. Alex? Ano kailangan mo? Wala naman. Nangangamusta lang. Alex, what are you doing? Sumuko ka na! Tigilan mo na to! Hindi, kuya. Hanggat hindi nagdurusa yung asawa mo tulad ng pagdurusang dinanas ko. Dahil siya ang ugat ng lahat ng masamang nangyari sa buhay ko. Ano, Kara? Excited ka na ba? Alam mo kung ano nasa isip ko? Isa-isang magdurusa ang lahat ng mga taong mahal mo. Habang ikaw, wala ka na magagawa kundi manood na lang. Hoy, Alex! Hindi ko alam kung umiiral na may pagkabaliw mo, pero tatanda mo, hahanapin kita, papatayin kitang hayop ka! Talaga? Grabe, takot na takot ako. Eh kung si Banjo nga na hindi mo nagawang iligtas, di ba? Hayop ko talaga. Si Banjo yung huling buhay na mawawala. Hayop ka, papatayin kita! Tapusin ko yung kasama mo, hayop ka! Bye! Hayop ka talaga. Hayop ka! Teka na. In the number. Papatiris ko kay Araliano. Pinapangako ko sa iyo, Pancho. Magkakaroon ng hustisya ang nangyari sa iyo. Mananagot ang dapat managot. Magtulungan tayo, Cynthia. Pagbabayarin natin si Sara para sa lahat ng ginawa niya. Sa inyo, ng kapatid mo. Yun lang ang paraan para makamit mong hustisya para kay Banjo. Sige. Pumapayag ako. Dahil hindi ko mapapatawad si Sara. Kakapitan kita, Alex, para pagbayarin ko si Sara. Hahayaan kong isipin ni Alex na magkakampi kami. Gagamitin ko si Sara. Hahayaan kong silang magharap. Patayin na nilang isa't isa para matapos ng lahat ng ito. Sisiguraduhin kong wala sa kanilang matitira. Inayos ko lang tong kama ni Becca. May balita na ba galing kay Chief?
Yung number ni Alex binigyan na namin sa kanya. Sarah, bakit? Nakita ko yung reaksyon mo kanina kay Alex. Nakita ko yung galit siya sa mga mata mo. At ano gusto mong maramdaman ko? Walang masama magalit ka, Sarah. Naiintindihan ko yun. Pero sana naman, wag kang magpadala sa galit mo. Wag kang magpakain dyan. Nakita na kitang ganyan noon, hindi maganda yung naging epekto sa'yo. Hindi magandang epekto sa'yo na mapuno ng galit yung puso mo. Alam kong gusto mong magiganti kay Alex. Pero kapag yung nangyari yun, siya pa rin naman yung magwawagi eh. Dahil yung galit na yun yung sisira sa'yo. Sarah, mangako ka sa'kin noon, na hindi ka kakilos mag-isa. Hayaan mong sa batas managot si Alex. Ito po yung magliligtas sa prinsipe. Uy! Uy, ba't hindi pa kayo natutulog? Nagtatalo sa nagdalawa kung sino't princess ang magliligtas sa prince. Oo na. Huwag ka na. Tulog na kayo. Oo, sige na. Good night. Good night, Mama. Bis na kayo tapos matulog na, ha? Sige na. Mag-pray, ha? Apo. Good night. Good night. Good night. Look, I've been thinking tungkol sa pagbabanta ni Alex. Sa tingin ko, dapat i-secure natin ng mga bata. Saan? Eh, bakit hindi muna kayo umalis? Maayos yung papeles ng mga bata. Ako muna bahala dito. Sabi, hindi kita iiwan dito. Hindi ako matatahimik na malalaman ko na malayo kami sa'yo. Habang nandito ka sa gitna, nakapahamakan, hindi. Ang naisip mong paraan. Ang kailangan lang naman natin makaisip ng lugar na naligtas, na hindi alam ni Alex. Ano ho ito? Address ko sa Sorsogon. Address niyo ho? Sakaling hindi ako umabot, puntahan mo yan. Malaki may tutulong ng kayamanan ko. Sa hilagan ng daang di malalakara, doon may himlayan ng prinsesa na nagkagandahan. Sarah, ano yun? Yung mga bata pwede natin doon itago. Ligtas doon. Saan? Sa bahay ni Lola Karing, sa may Sorsogon. Wala siya ibang pinagsabihin nung kundi ako lang. Binigay na sa akin yung address. Sige, kailangan namin makalis sa lalang madaling panahon habang wala pang idea si Alex na may bala kaming umalis. Ako na magdadala sa mga bata. Nakapagdating mo dun, huwag masyadong makulit. Mahiya ka kinala Lola, saka magdarasal ka lagi, ha? Mama, bakit po? Bakit po kami aalis? Hinahanap na naman po ba kayo ng mga polis? Hindi. Kasi hindi na tayo ligtas dito eh. Kailangan niyo magtago muna ni Hana. Saka, isipin mo na lang para lang kayo nagbabakasyon, no? Magkakasama kayo, di ba masaya yun? Kasama mo silang lahat. Si nanay mo, si Lola, si Nancy, saka si Tito Andy. Saka alam mo ba sabi ni Lola ka rin maganda daw doon. Pero di po kayo kasama? Hindi, Naki. May kailangan pa kasing asukasuhin dito si Mama. Pero huwag kang mag-alala. Dahil pinapangako ko sa'yo huling pagkakataon na ito na magkakahiwalay tayo. Ay sisiguraduhin kong pagbalik niyo dito, hindi na tayo magugulo ni Alex. Mama Alex! Cynthia, inaantay talaga kita. So, ibig sabihin ba nito, handa ka nang gawin ang lahat para bigyan ng hustisya si Banjo? Sabihin mo lang, Alex, kung anong kailangan kong gawin. Gagawin ko.
Sabi ho nila, mamo, sa sobrang kabisihan niyo, hindi kayo kumakain. Kakain ako. Paggutom ako. Ano ho, si mamo, narinig ko kanina. Nag-uusap ho sila, magagawa ho sila ng number. Tribute para kay Banjo. Buti pa sila, no? May plano. Eh, ikaw, anong plano niyang konsensya mo pagkatapos na nangyari kay Banjo? Pinangako ko kay Banjo na gaganti ho ako. Gaganti ka? Kailan? Parang hindi ko naman naramdaman, Sarah. Akala ko nga naka-move on ka na eh, sa pagkalibingge. Mother, hindi. May plano ho talaga ako. Hahanapin ko ho si Alex. Naghahanap lang naman ho ako ng tiyempo eh. Talaga lang, Sarah. Eh, nung nabubuhay nga siya, wala kang nagawa eh. Wala kayo nagawa. Paano pa ngayon na wala na siya? Sige nga, paano plano yung sinasabi mo? Babalikan ko ho yung hotel. Kung saan ho namin siya nakita ni Banjo. Hindi ko ho alam kung doon ho siya nakatira o pumupunta lang siya doon. Magbabakasakali pa rin ho ako. Dalilin pinangako kay Banjo. Nanay na. Oh. Manang, ito na po ba yun? Oo. Ito na po yung bahay ni Nanang Karing, yung preso. Sige ho, salamat ho. Eh, ano ho bang gagawin nyo dyan? Wala na ho kayong madadalaw dyan. Wala na ho kasi nakatira dyan. Saka wala na ho pupunta rito. Malayo ho kasi. Kuya, ito na yung bayad ho. Salamat. Okay. Ang daming chika. Nanay, dito na po ba tayo titira? Nakapansamantala lang. Eh, paano po yan? Nakahandado po yung pintuan. Ako nang bahala. O, dadakot siya na ati. Baka yung mga ahas baka dyan. Baka may ahas, Andy. Okay, sige. Mag-iingat kayo. Bye. Si Cara ba yung kausap mo? Oo. Nasa Sorosogon na daw sila. Dun sa bahay na yung tinuro mo. Mabuti naman. Akala ko mahirapan silang hanapin yun eh. Siyempre, si Lola Krim may pagkaulyanin. Baka mamaya mali lang yung sinulat niya. Alam mo, nagpapasalamat ako sa kanya. Wherever she is. And for sure, mahal na mahal ka niya. Para ipagkatiwala sa iyong bahay niya. Ikaw naman eh. Yan tuloy. Namimiss ko yung anak ko. Sarah, I'm sorry. Sorry saan? I'm sorry sa lahat. For everything that Alex put you through. Mula nung ibigay sa'yo si Pekka, hanggang sa pagkamatay ni Banjo, pati din yung pagpapagunog namin sa'yo. Eh, kaya lang sana sa maintindihan mo rin ako ah. Kung bakit prosigido ako para mahuli si Alex. Gusto ko siyang magpanagot sa lahat ng mga ginawa niya. Gusto ko mabigyan ng kustisya lahat ng mga dinamin niyang tao. Kahit nakapatid mo pa siya. Miss, good morning ma'am. Welcome to Grand Hilltop Hotel. How may I help you? Gusto ko lang kasi sana magtanong eh. Meron bang naka-check-in dito na Alex Hernandez? Oh ma'am, I'm sorry but that's against our rules to disclose any information about our guest here in Grand Hilltop Hotel. Ganun eh. Kaibigan ko naman yun eh. Sa kasabi nga na isa namin kaibigan, nakita siya na nandito. Baka nga nandito po yan, i-check mo na lang. Ma'am, I'm sorry, hindi talaga pwede. Sigurado ka? Yes. Sorry ma'am, I really can't help you right now. Sige. Thank you. Sabi niya, babalikan ka raw niya sa hotel. Tanga ba siya? Bakit siya babalik doon? Malamang lilipat na ako pagkatapos na ako makita doon. Bobo talaga. Yun lang naman yung impormasyon na meron siya eh. Sige. Gusto niya ako makita ulit? Sige.
Gagawin ko ng paraan. Ako ang mag-a-adjust sa kanya. Anong plano mo? Talaga ba mapagkakatiwalaan kita, Cynthia? Alex, sinama mo na ako sa plano, di ba? Gusto mo makuha si Sarah? Okay. Ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo, Cynthia. Makukuha rin natin si Sarah. Boys? Ma'am. Babalik tayo sa hotel.